ihanda natin ang ating puso't isipan para sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon for this conference para sa atin. At hinihiling ko si Pastor Nikki na ipakilala ang ating magiging tagapagsalita sa hapon na ito. Maraming salamat, Pastor Paulo. Bago ko i-introduce, no? Once again, nais kong i-welcome kayong lahat. May mga ilan na pumasok lamang, no? And it seems, no, na well represented itong ating konferensya. Narariyan ang ating mga kapasturan, no, dito sa Laguna. Ayan, may mga nakikita akong Laguna. Konting kaway naman diyan ang mga taga Laguna. Lalong-lalo na yung mga taga District 4. Ayan, nakikita nyo sila kung nakabukas man ang kanilang mga mga video, eh nakikita nyo ang kanyang kaway. Si Pastora Victor, bagamat kasama yan sa Laguna Cluster, eh Rizal yan eh. Eh, diba? Pastor John. Pero, so, yan isa may hala-hala. Malapit na rin. Malapit na rin sa District 4. Nais kong i-welcome ang mga taga Bulacan. Kung kayo'y taga Bulacan, pakikaway naman dyan. Ayan, ayun. Ah, praise God. Thank you. Thank you. Ang ilan ay mga guests, no? Balita ko itong si Pastor Ver. Eh, marami siyang inanyayahan na kanyang mga kapwa pastor, no, doon sa Bulacan. So we welcome you. We welcome you to our Shepherd Conference. Yung mga iba, of course, narariyan ang mga taga CEF, welcome. At of course, ginagamit din sila ng Panginoon para tayo ay tulungan sa pag-minister sa mga kabataan. So thank you for your presence here. Narariyan din, no, ang mga taga QCEC, of course. Kumaway naman kayo dyan. Ayan ang mga board of stewards, ang kanilang pastor, kasama po natin, si Reverend Benson C. Thank you. Thank you. We are so privileged, no, to have the Reverend Benjamin Miranda Jr. Ayan, yan ang kanyang full name, Reverend Benjamin M. Miranda Jr. At sa mga hindi nakakaalam, siya po ay ordained pastor of the Conservative Baptist Association of the Philippines. Marami sa atin taga doon, no, sa CBAP, ha? So we know him, no, we're quite familiar with Pastor Benji. Currently, he is a pastor at large, no, and as pastor at large, he assists in the pulpit and pastoral ministry of several churches. So, mukhang siya ay more itinerant ngayon, nowadays. He and his family now attend Solace of Christ, Solace of Christ Church in Quezon City. He also serves there as a consultant, no? He served in the GCF family of churches, Green Hills Christian Fellowship, and that of GCF North, Global Commission Fellowship from 1996 to 2019. Ayan, do the math. So, napakadaming mga taon na siya ay naglingkod bilang pastor ng Green Hills Christian Fellowship. He is married to Mimi. They are blessed with 3 children, Mia, who is 27, BJ, 24, and Heidi, who would have turned 22 this year, but of course is now in the presence of the Lord. So, our brothers and sisters, please welcome the Reverend Benji Miranda. Thank you very much, Pastor Nikki Hoya, for inviting me here. Greetings po. Good afternoon sa mga fellow ministers, under-shepherds, mga pastors, missionaries, mga servants of the Lord. Ano man ang ating mga responsibilities, ay thank you for this time with you. No? Si Pastor Benson C. nga ng QCEC, kasama ko bilang colleague, isa sa mga pastors sa GCF Ortigas. So it's nice to be with you here ngayong hapon, no? Ito pong inyong shepherding conference, first time po ako naka-attend ng ganito.
I'm actually struck with fear and trembling, kumbaga. Kasi very important and sensitive topic. And of course, ako rin naman, mayroon mga konting mga kapalpakan na nagawa in the past. But I speak today to you as a fellow minister, still learning from God's Word, still learning from you. Baka mamaya, mas marami pa akong matutunan sa inyo. Mamaya ang pag-sharing time and question and answer time natin. I'll be sharing with you yung aking PowerPoint. Meron akong share screen button. Okay ba? Okay ba ako mag-ano? Okay, yes, sige. Go ahead lang po. Yes, sige. Mag-share ako ha. At share. Okay. And then, paano ko magpunta sa slides? Okay, ito, no? Okay. Sige. Yes po. Ayan. And, ayan. Okay po. Maraming salamat. Medyo ngayong pandemya, ay nasa sanay na tayo sa Zoom. Medyo ako bagito pa rin sa Zoom. Pero kumbaga, ito yung aking topic na inassign sa akin ni Pastor Nikki, no? Protecting the minister's integrity, no? At the Lord led me to Psalm 78:70-72 kasi this is a shepherding conference and nakita ko yung word na shepherd dito and integrity din. Kaya ito yung aking parang nilagay ni Lord sa aking puso na kunin na passage, kumbaga. So, before we continue, let us pray once again, no? Medyo kinakabahan ako dito sa ating time, but let's pray. Lord God, we thank you, we praise you because of your word, and thank you for as fellow ministers, we could learn from it, Lord God, and learn from one another. Father, as we discuss this very important and sensitive topic, we ask, Lord God, that by your grace, you would allow us, Lord God, to have this time of learning together, O God. We commit to you this time with the empowerment from your Holy Spirit, and we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Okay, simulan ko po sa isang kwento. Meron pong dalawang pastor na nagkakasalubong sila pag sa Sunday, papunta sila sa church nila, nagsasalubungan sila, naka-bike sila, no? So, pag bawat Sunday, magsasalubong sila, hello, yan, magpa-bike sila, minsan magkasama. Pero isang araw, tawagin natin yung isang pastor na si Pastor Juan, nakita niya yung isa naman, si Pastor Dos, naglalakad. So, nag-usap sila. Ano nangyari? Sabi ni Pastor Dos, mayroon kasing nagnakaw ng aking bisikleta. Sabi ni Pastor Juan, aba, kailangan mo mag-preach ka ng message, sermon series, Ten Commandments. Baka pagdating mo dun sa Thou Shall Not Steal, yung kung sino yung nagnakaw, makonvict, at ibabalik niya ang iyong bisikleta. So matapos ang ilang linggo, nakita uli sila, no? Tapos nakita ni Pastor Juan, meron na uli siyang bike si Pastor Dos. O ano, nag-preach ka ba ng Ten Commandments? Oo, sabi ni Pastor Dos. So, binalik nung nagnakaw, nakundik siya, nung narinig niya yung message mo na Thou Shall Not Steal. Sabi ni Pastor Dos, hindi eh. Pero kasi nung dumating na ako doon sa Thou Shall Not Commit Adultery, naalala ko kung saan ko iniwan yung aking bike. Ala, sa pala ay may dinalaw noong gabing nawala yung bike niya. Meron pala siyang dinalaw. Alam nyo, this may seem funny, no? Pero it hits a sensitive nerve among us pastors, missionaries, full-time workers. Kasi yung mga hinahangaan natin na mga pastor, mga public speakers, talagang merong mga nahulog. Nabanggit nga ni Pastor Nikki si Ravi Zachariah, no? Itong si Ravi Zachariah, yung kanyang ministry, Ravi Zachariah International Ministry, nako, talagang nag-withdraw ng support ang maraming tao. Kaya medyo pa pabagsak ang Ravi Zachariah kung hindi pa nagsasara.
At ngayon, nakakalungkot, no? Mga ilang linggo, ilang buwan na nagdedebate mga Kristiyano. Ano ba? Ito bang si Rabbi ba? Eh, believer ba ito? Siya ba eh nagpunta sa langit? Nako, umabot na sa ganung punto, no? Kawawa yung pamilya ni Brother Rabbi Zacharias. But we can say cautiously na si Rabbi did not protect his integrity. Kasi may mga times pala na nagta-travel siya, kasama niya yung mga ilang masahista, eh dapat kinesyo na kagad siya doon at tinulungan na protektahan siya. Pero ganun pa man, kasi nga, wala naman sa ating perfect na hulog itong si Ravi sa kanyang kasalanan, no? At namatay nga siya at nako, sayang, he is not here to defend himself. How can we protect our integrity, no? We're going to look at the Old Testament at isa sa mga characters at actually siyang nandun sa Psalm 78 na makikita natin, no? Na-describe si King David sa 1 Samuel 13:14 na he's a man after God's own heart, di ba? Ang ganda ng description na ganito, no? Sana tayo din ganun ng description sa atin, no? Pero alam naman natin na si David, hindi rin naman siya perfecto. At although he was not perfect, he was known to be a person of integrity. And so we're going to look at our passage. Ito pong Psalm 78:70-72. And basahin ko na po, no? Sabi po dito, he chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. No? Ang ganda ng pagka-describe kay David. Bilang background nitong psalm na ito, no? Ito ay sinulat ni Asaph. Si Asaph ay isa sa mga musikero noon ni David at isa rin siya sa mga propeta o seer, di ba? At ang Psalm 78 po, ito ay wisdom psalm, isang maskil, no? Ginagamit to pag tinuturuan ang mga tao. And nakikita natin sa psalm na ito, itong Psalm 78, na yung iba't ibang kondisyon ng bayang Israel at nagwakas ito sa peace with the reign of God's anointed king na si David. Sa ibang bahagi ng Old Testament, particularly sa 1 and 2 Samuel, si David as shepherd king, talagang he launched successful military campaigns laban sa mga kanilang kaaway ng Judah at Israel at nag-expand pa yung kingdom niya. Kaya't lumaki nang lumaki ang Israel from kingdom to naging empire. So masasabi natin na si David ay talagang mahusay na leader, na hari, ano po. So agree naman kayo pagdating doon, di ba? Now, ito yung tanong, yan. What lessons can we learn from David? How can we use these to protect our integrity as pastors, as missionaries, as full-time workers, no? Ano po ba yung mga pwede nating malaman ng mga lessons kay David? Una po, tingnan natin, ha? David, though he was chosen by God to be king, remained, ano daw? Humble. He remained humble. Verse 70, sabi dito, he chose David, his servant, and took him from the sheep pens. Makikita natin na una, si David bilang servant ni God, siya ay humble, no? At yung pagka-humble niya ay dahil din sa kanyang background, he was a shepherd. Ang mga shepherd noon ay ang tingin sila napakababa kasi madumi,
Mahirap na trabaho ito, dangerous, exposed to cold and heat. At dahil sa nasa labas sila, ang daming pwedeng umatakas nila, mga wild beasts katulad ng lion at bear, no? Mayroong mga magnanakaw na pwedeng saktan sila at nakawin yung kanilang mga sheep. Now, yung mga shepherd noong mga panahon na yon, meron silang maliit na bag at meron silang mga umaga, andun yung pagkain nila, andun din yung kanilang slingshot. Kumbaga, naalala natin si David, no? Meron siyang sling, no? Favorite weapon yon ng mga shepherd. At meron din bukod doon, meron din yung crook. Kung makikita natin yung Santo Papa ng Catholic Church, di ba, meron siyang kuminsan pag nakaupo, meron siyang crook para pag-manage ng flock, no? At ito yung simbolo ng leadership at authority ng simbahang Romano-Katoliko, no? Now, itong si David, kahit na na-anoint na siya as king noong panahon ni Saul, eh hindi siya naging mapagmataas, mapagmalaki, ay naging humble pa rin siya. In fact, nung na-anoint na siya as the next king, alam mong ginawa ni David, bumalik siya sa court ni Saul at naglingkod siya bilang musikero. Kasi pag tinutorment si Saul, di ba, ang ginagawa ni David, kinukuha niya yung lira niya, tumutugtog siya. Napagaling na musikero ni David. Yan. So makikita natin na si David, very humble siya. Even if he already was anointed the next king of Israel, hindi siya naging palalo o proud, no? Alam naman natin, when pride begins to control us, meron itong kahantungan, no? Sabi nga sa Proverbs 16, verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Sa NIV yun. Sa Tagalog, ang ganda ding pakinggan, no? Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. So let us remember, when pride gets into us, kasi sometimes we think we don't need God, pero kailangan talaga natin siya. Huwag tayo yung parang self-sufficient. Dapat ay lumalapit tayo sa Kanya. Narinig niyo na ba yung expression natin sa Tagalog na gulong ng buhay? Kasi meron akong nakitang tula na gusto ko sanang i-share sa inyo. Yan. Gulong ng buhay. Ang buhay daw ay parang isang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba ang paggulong. Iba't iba man ang laki at uri nito, patuloy sa pag-ikot para makamit pangarap mo. Parang sa atin, ano, iba-iba yung responsibilities natin, eh, no? Isang bagay na gulong, tunay na kailangan, ang hangin na nagbibigay tibay at kalakasan. Ano yun? Tulad ng tao, dalangin din ang kailangan upang ang Diyos ay lagi tayong patnubayan. So, yun ang kailangan natin, ang Diyos. Kaya kailangan natin manalangin. At dahil lahat nanggagaling naman sa Kanya. Ang tanong nga sa ating lahat, tayo ba ay nagbibigay ng importansya sa panalangin? Priority ba natin ang prayer? Dapat ay hindi lamang pag kakain tayo, kundi meron tayong regular quiet time, devotional time, at manalangin po tayo. Kumbaga. So ito po yung application para sa atin. Like David, let us practice humility, because if we don't, it will result in pride. Ang ating Panginoon ang siyang pumili sa atin. We were chosen by God to become ministers, pastors, missionaries, workers. And depending on your assignment from the Lord, your post, your responsibility may have its privileges, perks, and benefits. But in all of these, we need to remain humble, no? Because when pride sets
itself upon us para magkakaroon tayo ng ivory tower complex. Ano ba itong ivory tower? Itong ivory tower na ito, expression ng mga nagsasalita ng English na shutting off the rest of the world in favor of one's pursuits, katulad ng fame, riches, position, etc. Kung ito yung talaga importante sa atin, minsan hindi na natin papakinggan ng ibang tao eh. Ito na lamang ang kumbaga tinatarget natin na ma-achieve. So, this is a recipe for disaster. When we put walls around us, hindi tayo nakikinig sa correction. So, maaring ito yung nangyari kay Rabbi Zacharias. Baka meron nang pumupuna sa kanya, pero dahil may mga walls na siya, nasa ivory tower siya, tanyag na siya eh. Hindi na niya napakinggan ang ibang tao. Ngunit, ito, let us not be quick to judge. Kasi baka tayo din mismo ang bumagsak. Di ba? Tingnan natin itong 1 Corinthians 10 and verse 12. Ito po, sabi dito ni Pablo sa mga taga-Corinto. So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. Yan. Sa Tagalog, kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Kasi pag medyo pumasok na yung pride, di na tayo nakikinig. Ah, yun na. Baka yun na, tirahin tayo ng demonyo at doon tayo babagsak. Kaya napakahalaga po, like David, let us practice humility, no? And here are some questions para sa atin to evaluate ourselves. Baka kailangan natin na makinig at practice ang humility. Una, do you always get your way? O pagpalagay natin kayong nasa top position. Gusto mo itong programa, gusto mo ito yung dapat na gawin. Eh tapos may nag-suggest. Hindi na ba yan? O kaya may nagsasuggest pangalawa, pangatlo. Hindi na talaga yan pwede. Ito na. Tapos ko na yan. Pag ganun, ako, kailangan natin i-practice ang humility. Do you involve people in casting a vision for your church or group? Maganda ang vision. Magkaroon tayong vision casting, grupo, nakaupo, at may nag-contribute, hindi lamang isang tao. Di ba? So, kung isa ka lang ang nagkakas ng vision, ako, kailangan i-practice ang humility. Do you model servanthood by doing even menial tasks? Alam nyo, nakapunta na ako sa mga party na nagkakamali ko, ibigay. Yung magpapakuha ka sa isang tao, naku, nangyari sa akin yan, magpapakuha ko sa isang tao, eh naku, yung pala siya yung general manager. Naku, gagawin niya, ipapasa niya sa, ano, sa kanyang assistant at niya yung kukuha. Minsan pag ikaw yung pinapakuha, ano ang alam sa akin, di ba? Parang ganyan yung tanong. Pero dapat, okay lang na kuha ng picture, di ba? You will know a person if he has a servant spirit by his reaction if you treat him as a servant, sabi nga, di ba? Now, ito yung isa pang tanong. Do you spend more time listening to leadership gurus than God and His Word? Baka naman eh, laging pinapakinggan natin yung mga nababasa natin sa internet. O hindi na natin masyadong pinapakinggan si God. We need to practice humility. Baka si God mismo direct ang mga ngusap sa kanyang salita at meron tayong kailangan baguhin sa ating sarili. So practice humility katulad ni David. The second lesson sa buhay ni David, ito po, David, chosen by God to shepherd these people, was not perfect and was teachable. Okay? Teachable. Sabi po sa verse 71, from tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people Jacob, of Israel, his inheritance. It was God who called David to serve his purpose as king of Israel, as shepherd king, no? Pero ito yung tanong. Kailan ba nangyari yung mga matindi niyang kasalanan kay Bathsheba at nung pinapatay pa niya si Uriah, no? 'Di ba? Ito yun nung siya na yung shepherd king ng Israel, 'di ba? Kaya masasabi natin, una, David
bilang Shepherd King, no? He was not perfect. He also fell into sin. At makikita natin sa 2 Samuel, di ba, yung he committed adultery with Bathsheba. And grabe, no? Pinlat pa ni David na gusto niya kasi pagtakpan eh, yung nabuntis kasi si Bathsheba. Gusto niyang patakpan itong kanyang maling ginawa o magsiping muna kayo eh ayaw. O, eh wala nang choice si David kundi pinapunta doon sa gera yung kung saan tinamatindi yung labanan at doon namatay si Uriah, no? So biruin yun, yung mga pinagawang palpak ni David. Pero ito, oh, he repented after being confronted and rebuked by the prophet Nathan, no? Pinapakita dito na nung nakinig siya at nagrepent siya, he was teachable, di ba? Ginamit ng Panginoon si Nathan para turuan ng leksyon si David. Kahit pa ba siya yung pinakamataas, pinili ng Diyos bilang hari, si David, he listened, he learned his lesson, at si Nathan yung ginamit ng Panginoon. Amen? Di ba? So, tandaan natin, we are not perfect as well. When we are not open to corrections, eto po, medyo matindi. We become like a fool, no? The opposite of being teachable is non-submission. Ah, Pastor Benji, non-submission mo kaagad yun? Hindi. Pero if you would look at the opposite of teachable, you will come up with words like uncooperative, inflexible, stubborn, stupid, obstinate, self-willed, opinionated, unyielding. Diba, ganun din pang description natin ng isang person who is not submissive? Diba? Siguro para sa ilan sa atin, nagkaroon tayo ng team member or staff na ganito, diba? Pero marahil, before God, tayo din may pagkakataon na naging non-submissive. Diba? Ayun, yun. Kaya kailangan natin maging teachable. Dahil, fools despise correction. Kailangan maging open tayo sa correction dahil pinapakita nito yung pagiging teachable natin. Ano ba itong Proverbs 1 verse 7? Sabi dito, sabay-sabay nating basahin, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Yan. Pero ako mas gusto ko yung Tagalog eh, ha? Kasi ito yung sabi sa Tagalog. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway, no? Kumbaga, nung pamang Old Testament, meron ng mga hindi sumusunod sa mga aral at sila ay mga pasaway. Pasaway ang mga taong ito na ayaw sumunod, di ba? Pag hindi tayo teachable, tayo ay mga pasaway. Kaya nga po, let us, like David, exercise teachability. Okay? So, not following wise counsel or not repenting or changing when rebuked is tantamount to non-submission. Buti na lang si David talagang nung nahuli siya, na-rebuke siya, ay ipinakita niya na dapat tanggapin yung kasalanan at mag-repent, no? Alam niyo po, tayong mga nasa ubasan ng Panginoon, we all have our blind spots. When someone notices our blind spots, we need to listen to them and make corrections in our lives. Kailangan natin ng mga Nathan sa ating buhay. Isa pong halimbawa, nung ako'y nasa GCF Ortigas, kasi po sa GCF Ortigas, yung mga associate pastors, mayroong mga kanya-kanyang ano yan, kwarto. At dun sa kwarto, syempre, meron kang silya sa harapan ng lamesa at pwedeng magpumasok ang mga tao para for counseling, ganun po. At minsan po, ay dun pala sa, ano, sa kwartong yun, syempre may pintuan glass door, pero meron yung mini blinds na pwedeng isarado.
Eh, nakasarado yung mini blinds ng aking pintuan nang merong dumating na isang lady at nagpa-counsel. At sinarado ko yung pinto. At ano naman, nandun ako sa lamesa ko, nandun siya sa harap ng lamesa. Pero alam nyo, ano eh, hindi ko namalayan na meron palang ano, implication yon. At yung isa naming pastor doon sa GCF Ortiga, si Pastor Romel Yason, pagkatapos na lumabas na yung babae doon sa kwarto, ay nirebuke niya ako. That was not right, yung ginawa mo. Ah, anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Eh, sinarado mo yung pinto, hindi ka makita kung anong ginagawa niya dyan. Ah, okay, okay. Kaya mula noon, I learned my lesson. Nung ako'y nalipat na sa GCF North, every time na may counseling, kung with the opposite sex, kung hindi naman yung misis ko mag-counsel, ang ginagawa ko, nakabukas yung pinto or nakabukas yung bintana para sa protection ng nung opposite sex, ng babae, at saka sa akin din. So para maiwasan natin yung mga ganon. So, exercise teachability. Anong kailangan nating maalala? Ito po yung tanong, do you have Anitan in your life? Yan. Katulad ko po, si Pastor Romel Yason, nagpapatuloy po kami ng aming mentoring group. Siya po yung aking Nathan. Someone who knows you, your strengths and weaknesses. Para sa ganun, eh, makuna niya, masabi niya kagad kung meron kang maling ginagawa. Someone who can confront you and rebuke you when you are wrong. Diba? Kailangan din natin na Nathan para mapakinggan siya kung ano yung mga kailangan nating correction sa buhay. Meron ba kayong Nathan sa inyong buhay? Sana po makahanap kayo kaagad. Kung wala pa, siya yung makakatulong sa inyo para to protect your integrity. Amen! Sige po, dapat gawin natin po kaagad yan kung wala pa tayo. Okay, pangatlo, moving on. Yung third lesson from the life of David. David shepherded God's people and he served with integrity. Sabi nga dun sa verse 72, the first part, sabi dito, and David shepherded them with integrity of heart. Huh? Una, David shepherded with integrity. Yung salitang integrity sa pagkagamit dito, ibig po sabihin nito complete, unselfish, devoted, true, or faithful. Andun po yung idea ng consistency and reliability. Nakikita po natin doon. Alam niyo po, si David, meron siyang prayer for integrity. At napakaganda po nito, no? Nasa Psalm 25, verse 21, no? At ito po yung panalangin ni David para protektahan siya ng Panginoon through his integrity. Maganda rin po na atin na matutunan din po ito. Sabay-sabay nating basahin, no? May integrity and uprightness protect me because my hope, Lord, is in you. So very important, nanggagaling sa kay Lord ang ating ministry. Pag ginawa natin yung tama ayon sa kanyang kalooban, with integrity and uprightness, si Lord proprotektan din talaga tayo. Sana ito rin po yung panalangin natin sa ating buhay. Now, integrity goes together with two other things. Ito yung competency and reliability. When you have these three, you gain the trust of people. Trustworthy leaders hold themselves accountable by satisfying three conditions. Yung una po, yung integrity, yung sunod, competency, and sunod po yung reliability. No? So, ito pong mga bagay nito, yung integrity, ito yung I am who I say I am. Sabi nga ng iba, di ba, yung integrity is who you are when you are in the dark. Di ba? I am who I say I am. At naobserbahan yung workability of your agreements sa mga sinasabi natin in private and in public.
And ang impact nito ay nasa dignity natin. Yung competency naman, I can do what I say I can do. Importante po yan. Kaya ka nga hinar ng isang organization kasi alam nila na dahil base sa sinabi mo, kaya mong gawin yan. So, ang accuracy ng ating perception sa ating sarili, yun yung ma-observan din po natin at ng iba. Alam kaya nung natin yung ating weaknesses din. Dahil ang impact nito ay sa credibility. And then, thirdly, yung reliability. Yung bang sinabi mo, na gagawin mo, ay maasahan ka na every time ay mangyari nga yun. So, yung ino-observe ng mga tao, yung predictability of your time. And can you meet yung mga commitments and priorities? Kasi ang impact nito ay sa consistency. Notice, kapag may trial, naalala niyo ba yung si Chief Justice Corona, no? Ang ina-attack lagi yung credibility, eh. Di ba? Kasi pag nasira nila yung credibility mo, wala na eh. Bagsak na yung pati integrity and reliability mo eh, no? Kapag nabasag na tekstwa niyan, wala ka na. Kumbaga para sa ibang tao. Bagsak na yung ating integrity, no? Kaya dapat andun pa rin yung consistency din. Yan. Alam niyo po yung isang common complaint against pastors sa full-time ministry, no? Lalo na sa mga malalaking churches is that they cannot be found during the week. Yon. Asa na mga pastor, di ba? Pero on weekends, nandun sila kasi nandun yung karamihan ng mga tao eh. So nandun sila pasikat, pasiklab, ganyan, di ba? Dapat pala kung ang arrangement sa church ay 8 to 5 ng Monday to Saturday, dapat talagang ano ginagawa natin, di ba? So importante po yung consistency para sa paggawa. And as pastors and missionaries and workers, wag tayo dapat matakot na paggawa ng mga reports at saka yung pag-attendance, log in, log out. Alam niyo ba, mayroong mga iba, ayaw talaga sa mga full-time pastors, ha? Ayaw nila na nag-log in, log out. Pero sa aking mga nakilala, nakatulong sa kanila yung mayroong mga log in, log out. I-share ko sa inyo yung isa kong kaibigan sa previous church na in-attendan ko, no? Mayroong nag-akusa sa kanya na babae na nang rape sa kanya. Yung pastor ng previous church namin ay ni-rape siya. Aba, matinding ano yun, akusasyon. Dahil pag kulong ka kagad eh. Hindi ka makapag-post yata ng bill at something like that, no? Hindi ko alam, no? Pero gano'ng katindi yung akusasyon sa pastor? Alam mo, ang ginawa, chinek yung church records. At mabuti na lang, consistent yung pastor sa pag-time in, sa pag-time out. And then, may witnesses pa na nakakita sa kanya na andun nga talaga siya. So, praise God, dahil sa kanyang consistency sa pag-time in, sa pag-time out, napawalang sala siya. Di ba? Kaya tayo bilang mga pastor, mga missionary, kung meron mga expected of us, time in, time out, weekly reports, monthly reports, yearly reports, dapat gawin po natin. Pero hindi naman ibig sabihin nito na pag na-judge tayo na ng ibang tao na dito sa mundo na eh ikaw ay ganyan, ay yun na yung katapusan mo at wala ka nang ibabangon pa. Because God vindicates His children. Amen? Ha? If we serve the Lord with integrity, the truth eventually comes out. And indeed, the Lord will vindicate His children. Amen? Okay, praise God. Kaya nga, as pastors, missionaries, workers, let us do our appointed ministry with integrity. No? Let us protect ourselves from the following that may weaken our integrity. Nung ako po'y nasa previous church ko sa Kamuning Bible Christian Fellowship, Pastor F. Tendero, na ngayon Bishop F. Tendero, ginagamit niya itong passage nito para ipakita
yung three sources of temptations ng mga kapastoran, lalo na yung mga pastor na kalalakihan, ano, na meron tayong three G's na weaknesses, no? Girls, gold, and glory, no? Three G's. So, girls, gold, and glory. Saan pa natin makikita yan? Sa 1 John chapter 2, 15-17. Ito po. Verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh. Yan ang mga girls na ano, no? Or guys, di ba? Ah, the lust of the eyes, yung gold, and the pride of life, or glory, or yung attention, ang fame. This comes not from the Father, but from the world. Yan. Yan ang dapat nating pinag-iingatan, na protektan natin ang ating mga sarili. Pero alam niyo po, nasa 20 ano na tayo eh. 2020s. Hindi na po 3G. Nag-upgrade na rin po tayo. 5Gs na po ngayon, mga kamanggagawa. Ano po yung 5Gs na yun? Ha? So, girls, gold, glory, greed, and gadgets. Dumami na. Habang tumatagal, ano? Girls, gold, glory, greed, and gadgets. So, nakita natin ang passage na pinagkuhanan ni Bishop Tendero sa 1 John, ano? Eh, paano ito naman greed and gadgets? Yan. Ito po, greed. Colossians 3, verse 5, sabi po dito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry daw. Ha? Matindi, no? Kasi yung greed, meron ka na, pero hindi ka pa kontento. Gusto mo pa mag-kam-kam ng mas marami. Kaya nagiging ayun na yung parang Diyos. Sa Tagalog na, kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Let us guard ourselves against this. No? Then of course, gadgets. Yan. Gadgets! Alam nyo, sa mga kapastoran, medyo ano eh, na meron nga akong narinig one time sa online preaching, parang nag-solicit ng laptop yung pastor. Sinasabi niya, if you're going to give God the best at mag-offer kayo sa kanya ng best, dapat ganun din po sa pastor. Ay. Kailangan yung top of the line, yung best, dapat ang offering kay Lord, ganun din sa ano, pag magbibigay ng LG sa pastor. Oh my gulay. Bakit nga yan sabi yun na? Dapat daw, top of line, dapat yung Apple na laptop. So medyo ingat po tayo doon kasi parang nag-ano na yun, so solicit. Eh meron mga kumakagat na mga miyembro. Sa Luke 12:15, sabi, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. No? If we are persons of integrity, dapat ingat tayo sa maging pagsalita sa pulpito eh, no? Yung mga medyo cloaked na paghingi ng mga pangailangan material. So like David, let us serve with integrity, no? Serving with integrity will keep us from doing negative things out of ambition. Hindi naman masama yung ambition in itself, no? Pero yung misguided ambition can cause one to compromise. Paano? To get ahead, to get more perks, privileges, and pesos, yung person na mayroong ambition na misguided, ang ginagawa niya, may power block siyang gagawin sa church para ma-impluensyaan niya. Para kung ano, makuha niya kagad. If yung power block na magsusuporta sa kanya, maglalabi para sa kanya sa church. It happens in the corporate world, pero nakakalungkot pati sa church nangyayari din yun. And envy. If you're not serving out of integrity, maaaring pag may kinainggitan tayo, nako, ang gagawin natin, gossip, slander,
when we are driven by envy, marami pang ibang mga negative things ang pwede nating gawin. Laban dun sa isang kapwa mong gagawa. Baka ang pwede pang magawa make mga kasinungalingan na ipapakalat. O kaya false reports and narratives. Nako, ang sakit po yun pag kayo yung naging target ng mga kasinungalingan, mga false reports and narrative. That is why there's a need for us to serve with integrity. No? So, serving with integrity, ano po ba yung mga kailangan natin para maprotektahan ang ating integrity, accountability with our spouse and family. Dapat alam ng ating misis mismo kasi kumbaga siya yung nakakakilala sa atin talaga eh. Or yung family members natin, sila yung nakakakilala sa atin kung if we are driven by ambition or envy or hate for a person, yes, pwede tayong ma-check nila eh. So, meron pa pala yung pagdating dun sa ating mga gadgets, ano? At para maprotektan tayo, siguro yung misis natin, alam niya yung password, paano niya buksan yung ating cellphone. Yung mga password sa ating computer, mga gadgets natin, dapat alam niya. Anytime na pwede niyang hiramin, ay dapat ibigay lang natin. That will guard us, di ba? So don't get upset when your wife or children ask you where you've been. Saan ka nang galing, daddy? Ha? Showing irritation is a giveaway to your doing something that is wrong, di ba? Kaya parang sila yung account, first line of accountability rin natin eh, di ba? Now, secondly, accountability with someone who knows you well. It can be a trusted friend outside the church. It can be someone in the church, pwedeng church leader din, pwedeng iba pang mga tao na pwedeng matulungan ka, di ba? Na maging mas mahusay pang manggagawa. Okay. Then, accountability with your staff. Alam niya si David, naiwasan sana niya yung sin with Bathsheba kung ginawa niya yung tungkulin niya. Sa 2 Samuel 11 kasi, itong sulat yun na lang, no? 2 Samuel verse 1, sabi dun kasi, in the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab, yung commander niya, out with the king's men and the whole Israelite army. Imagine that. At the time when kings go off to war, nagpaiwan si David sa kanyang palasyo. Yun. At doon nga niya nakitang naliligo si Bathsheba, no? Kaya nga Bathsheba yung pangalan niya. She was taking a bath. Pero, ayan nga eh. Mali yung ginawa ni David. Nagpaiwan siya. Dapat nandun siya sa forefront ng kanyang army. Di ba? So, kung meron lamang siya mga adviser, mga propeta nagsabi, eh, dapat nandun ka sa gera, hindi ka dito sa palasyo. Di ba? Tayo bilang mga manggagawa, meron po tayong mga policies na sinusunod, di ba? Kailangan na we submit ourselves those policies. Let your admin staff know na mga siyempre kanina attendance log o kaya policies and procedures for borrowing ano. And then kung merong mga kailangan ano no, liquidation, dapat gawin po natin 'yan. Kasi 'yan ang makakapag tulong sa iyo in the end. Kung ikaw ba'y talagang with integrity, lahat, wala kang utang, parang ganun. Di ba? Makakatulong po sa atin yun. Isa pa, yung sa GCF noon, bawal magpasakay ng babae. Kasi may mga service car kami noon sa GCF. Bawal magsakay ng babae doon sa harapan, other than your wife or your daughter. So, ganun talaga ang yung mga pastor, nasa likod. Sumasakay yung mga babae pagka may kasamang ibang babaihan. Kumbaga, nasa likod sila nakaupo. Eh, paano naman yung mga nakamotor? medyo mahirap, ano? Kasi, siyempre, pag nagmumotor at yung kasakay mo, hindi mo misis minsan, di ba? Kailangan magpasakay eh. Eh, paano pag nalubak? Grabe yung yakap, ano? Kasi ayaw mahulog eh. Pero isang pwedeng pag-isipan na paano kaya yun? Ano yung pwedeng gawin?
eh, bumili ka na kaya ng sidecar. Di ba? Pero, ayun, yun yung mga kailangan natin isipin. And then, of course, accountability with our church leaders or board. No? Dahil, importante po na alam nila yung ginagawa mo. Alam nila yung programa na, kumbaga, yung sinabi mo na gagawin for the year ay nasusunod. At ito rin yung panahon na kumbaga pwede ka nilang questionin eh, di ba? Alam niyo po, bago ako naging full-time pastor, bago kaming kasal ng misis ko, nagpunta siya sa Japan at naiwan po ako, nagtatrabaho po ako sa Makati. And ako naman kasi, may mga kaibigan ako, lalaki, babae, ganun. Eh minsan, isang after office, yung isa kong co-office worker na babae, in-invite ako manood ng sine. Ha? Ha? Sabihin nyo, ha? Eh, ako para sa akin, walang mali siya. Sumama ako, kumbaga, wala naman nangyari, nanood kami. So, kaya, malinis ang konsyensya ko. Nung pagdating ng misis ko, tinanong niya, anong ginawa mo? Sa trabaho, bla 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 bla. At, nanood kami ng sine ni ganito. Sinapi ko yung pangalan. Ha? Ginawa mo yun? Ah, ano mali? Eh, dapat pagkasal na, maingat na talaga dapat. Eh, syempre, nakaabot sa pastor namin sa previous church. At ito yung sinabi sa akin ng pastor na hindi ko makakalimutan. That was indiscreet. Yeah. So, natutunan ko po noon, hindi na dapat mga ganong klase. Pag may asawa na tayo, dapat walang ibang kasama sa sinihan, kundi yung ating asawa at saka yung mga anak. Kung grupo, sige, dapat huwag kayong dalawa lang, kumbaga. So, being accountable to the board, pero ito yung ano ko lang, no? Isang banggitin sa inyo. Yung dynamics kasi ng church ay nagbabago din kahit na transparent tayo. Eh, minsan, meron kasing mga grupo-grupo sa church eh, na maggagawa ng maniobra. At maaring makuha nila yung mga church leaders. At pag nangyari yun, medyo malalagay ka sa alanganin. Kasi very important, bilang mga manggagawa, ang kausap mo yung mga church leaders dapat, number one, God's Word. Dapat mag-isang tabi. Pangalawa, next to the Bible, yung church policies and procedures, huwag isang tabi. Dahil pag isinantabi yun, ay nako, dapat manalangin ka na. Dito pa ba ako kailangan mag-serve o kailangan mag-pray na ako ng ibang ministry? So ganun po, kailangan God's Word. Turuan mo yung iyong board, yung staff, yung mga kasama na dapat God's Word, and then next to God's Word, yung policies and procedures. In that way, maprotektahan yung ating integrity. Amen? Okay, mamaya sa question and answer, siguro baka magtulungan tayo. Ano po? Ang huli at pang-apat, David shepherded God's people with competency. No? With skillful hands, he led them. Ang word na competency, an important skill that is needed to do a job, no? So, mas marami kang skills or competencies, plural, no? Ito po yung meron si David. At makikita natin si David, talagang as Shepherd King, he was blessed by God with skills and features, no po? Una sa lahat, he was handsome, no? Alam nyo, ang isang lalaki, pag naging pastor, kahit gano'n siya kapangit, nagiging gwapo. Pasahan nyo, pag ang pastor talaga, lagi ang lapitin ng mga, ano eh, ng mga opposites. Siyempre kasi magpapakounsel din eh, di ba? Pero kaya kailangan mag-ingat tayo. Yan yun na yung misis niyo mag-counsel, di ba? Musically gifted. Ang pastor na gwapo plus may musical ability pa, nako! Maraming nagka-plus sa kanya. Ha? Meron bang ilan sa inyo ganun? Nako, pambira. Super ingat po. Super ingat. And si David, he was killed in battle. Di ba? Sa 1 Samuel 17 nga, yung
account ng David and Goliath, talagang si David, grabe, ito yung kilalang-kilala siyang kwento. Diba? And then sa 1 Samuel 18:17, yan, kaya nainggit si Saul sa kanya eh. Kasi siya, si Saul, he killed only thousands. Pero itong si David, he's tens of thousands. Kaya nainis siya, nainggit siya kay David at gusto niyang papatay pa. Diba? And then of course, he had leadership ability. So yun nga, nakita natin sa Psalm 78, di ba? Sa ating passage. At makikita natin na ang skill natin may come naturally or through training and experience. Yung ministry skills natin, using our talents, no? Si Lord kasi bibigyan tayo ng talents eh. Pag, minsan pag hindi pa tayo believers, itong talents, di ba? Innate yan eh, nasa atin na. Pero pag naging Christian tayo, ginagamit ng Panginoon para sa iba'y papang ano, makaalay natin, magaling kang tumugtog, eh nakaka-encourage sa iba dahil nagagamit mo ngayon sa worship. Di ba? So, God can use us, itong mga talents natin. O kaya yung speaking skills natin, no? Mas nagagamit natin sa preaching of the word. But, andyan din yung training. Yung ministry skills natin, pwede natin makuha sa training. So, let us continue to equip ourselves kung ano man ang available sa atin, Bible school, mentoring, seminars, and let us continue to strive equipping ourselves sa mga ganito. Itong ginagawa ninyo, shepherding conference, no? O kaya yung pag-attend nung bago pa nagka-pandemya, mga seminars, no? Alam niyo ba kung anong similarity ng mga nag-seminary at yung nag-a-attend ng mga seminar? Ha? Alam niyo ba kung anong similarity ng mga nag-seminary at yung nag-a-attend ng mga seminar? Ang tawag sa kanila po ay seminarista. Joke lang, joke. Meron kasi mga ibang pastor, eh, mag-a-attend ng seminar, magsi-selfie lang ganyan, tapos pag nag-start na yung, ano, yung seminar, lalabas na sila, magliliwaliw. Mali yun, mali yun. Now, ang key din talaga is humility. No? Kahit na nag-Bible school ka o hindi, kailangan exercise humility. Kasi po, meron pong ano yan eh, extremes eh. Merong unhealthy view of ourselves and others. Kasi yung iba sasabihin, yung mga nag-Bible school na yan, hindi nagdedepende sa Holy Spirit. Yung other extreme naman, kailangan mag-Bible school. Pag di ka nag-Bible school, wala yan, mababaw yan. Di ba? Yun yung resulta ng pride. And as we have seen, pride comes before the fall. Di ba? So when it comes to preaching, ito yung one area where we are tempted, no? At itong preaching nito, syempre sa online ang daming ano, no, mga resources at nandiyan yung sermoncentral.com. Minsan may narinig po akong speaker, aba, ginamit niya yung buong mensahe alos ng ano ng nung original na speaker. At eksaktong-eksakto, pati mismo yung words na I studied the passage and it can actually be divided into three messages. Oh my gulay. Talagang hindi man niya kinredit yung original na speaker. Siguro bilang mga pastor, mga gagawa, missionary, kailangan gawin nating practice yun. Give credit to whom credit is due. Di ba? Kung saan galing yung mensahe. Okay lang naman kasi gagamitin naman ni Lord yung mensahe niyo na ipipreach mo eh. Just give credit. Okay? One thing that we should not forget ay yung admin skills natin. Madalas ako po ay nababansagan na masyadong corporate daw yung approach ko. Sabi ko, eh kung masyado tayong corporate kasi ayaw nga nila nung ano eh, mga reports and time in, ganun. Hindi pwede naman 'yon kasi tanong ko kayo, sino yung pagdating, palagay natin kayo yung ano no, yung nasa top. Evaluation time na, sino ang i-rate ninyong mas mataas? Yung konti yung late, konti yung absent o yung maraming late, maraming absent, di ba? Dapat fair tayo eh. O, siyempre,
kung sino yung mas konti, siya yung i-rate kong mas mataas. Sasabihin nila, eh, church tayo eh. Alam mo, oo nga, church tayo. Kaya nga, andyan yung grace eh. Kung hindi tayo church, matagal ka nang si Sante. Fired! Kasi ay, sa dami ng late mo at absences, di ba? So parang ganun, dapat sumunod tayo sa mga procedures, accountability reports. Alam nyo, ang sasabihin pa nila, kasi church tayo eh, hindi dapat tayo ganito. Pero saan ba nila nakuha yung idea na yun? Eh? Pag sa corporate, doon ka mag-time in, time out, doon ka gumawa reports. Pag sa church, hindi. Saan ba nila nakuha yung idea na yun? We need to know where they're coming from. Kasi God is above all. Amen? Siya yung boss ng lahat, whether you are in the corporate or yung church setting. And kahit sa corporate, kahit sa church, ang expectation ni Lord, yung performance natin is described as being with excellence, with honesty, integrity, and faithfulness. Amen? Diba? Kahit saan tayo, gusto ni Lord, andun yung excellence, honesty, integrity, and faithfulness. Si David, he uses God-given skills, talents, and abilities to serve God and serve God's purpose consistently, faithfully, and competently. Diba? So, like David, let us glorify God with our competency. Kasi, si David, he glorified God sa purpose na binigay ni Lord na bilang king, no? Ang purpose natin is to glorify God. Kasi yung temptation sa ating mga nasa ministry ay magpalaki ng kingdom eh, di ba? Self-glorification, self-exaltation, growing our ministry and when it's really the Lord's ministry. Kailangan i-glorify natin ang Panginoon. That's our purpose eh, di ba? And si David, he served with integrity of heart and skill as the leader of God's people in his generation. Diba? And makikita natin, nung namatay si David, ito yung nasusulat ang pagkakilala sa kanya sa Acts 16, verse 36. Ito po. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. No? So, sana bago tayo kunin ni Lord, eh, we have served God's purposes. Ano pa yung calling niya sa atin? Sana magawa natin at ayun yung magkakilala sa atin. Ano? Sa Tagalog, ang ganda eh. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkaulok. Diba? So, yun ang prayer natin, Lord, sana bago niyo ako kunin na gawa ko po yung pinapagawa niyo po sa akin. Di ba? Ganda, no? Alam niyo po, itong si Bill Bright, founder ng Campus Crusade. Noong late 1940s, si Bill Bright nagkaroon ng calling from the Lord to reach out to university students with the gospel. Namatay siya noong 2003. And si Billy Graham, meron siyang sinulat na statement in honor of the Bill Bright, Dr. Bill Bright. Ito yung sinabi niya. He has carried a burden on his heart as few men that I've ever known. A burden for the evangelization of the world. He is a man whose sincerity, integrity, and devotion to our Lord have been an inspiration and a blessing to me ever since the early days of my ministry. No? Wow, sana ganun din tayo, no? Sana itong si God mag-glorify sa ating ginagawa, whether missionaries tayo, pastors, or church workers, di ba? Sana mag-glorify natin si God. So, basahin nga natin to, whatever you do, do all to the glory of God. So from the example of David to protect our integrity, practice humility. This will help prevent pride. Exercise teachability. This will help prevent non-submission. Serve with integrity. This will help keep ambition and envy in check.
and glorify God with our competency, this will help versus self-exaltation. Of course, David was a man, not perfect, not the perfect model for us. Tayo din, lahat tayo, meron tayong flaws, pagkakamali, kapalpakan, merong mapupuna sa atin, sa ayaw at sa gusto natin. No? Di rin perfecto si Rabbi Zacharias, ganun din si Billy Graham and Bill Bright, kahit hindi sila nahulog sa kasalanan. But we are not called to be a Billy Graham or a Bill Bright. We are called to be like Christ. So ultimately, our best model for integrity is the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga, ang ganda na nakasulat sa Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are. Yet, he did not sin. Ganda, no? Si Jesus lang yung perfect model natin. The Bible is a story of God's grace, God's unmerited favor. God saved us by His grace, and God called us and uses us by His grace. Grasa ng Diyos, kaya dapat tayo ay nagsiserve ng ganito. Hindi tayo man karapat-dapat. Mula kay David, marami pang tao ang ginamit ng Panginoon na isilang. Pero mula sa line of David, mula sa kanya ang kandun nang galing si Jesus. Patunay na ginagamit ng Diyos, na ginagamit niya yung mga hindi karapat-dapat, mga nahulog sa kasalanan, mga ordinaryong tao to accomplish His purposes. Mula sa angkan ni David, isinilang ni Maria si Jesus na naging tagapagligtas natin. He is also the good shepherd. Na? Si Jesus ay the good shepherd, and all who trust in Him as Savior and Lord will not be put to shame. Alam niyo po, ito yung nasusulat sa 1 Peter 2, 21-25. Dito po ako magwawakas. Sabi po dito, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Gusto natin maging persons of integrity? Ito po, He committed no sin, no deceit was found in His mouth. Hindi siya nanloko, hindi siya gumawa ng kalokohan, kasalanan. When He hurled insults at Him, He did not retaliate. When He suffered, He made no threats. Instead, ito po yung sikreto ni Jesus. He entrusted Himself to Him who judges justly. Sana ganun din tayo pag nandun yung mga temptation, no? Paubayan natin ang sarili natin sa ating Panginoon. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Ngayon, pag medyo nalis tayo ng landas, verse 25, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd, the overseer of your souls. Bumalik lang tayo sa Panginoon, mag-repent, maghingi ng tawad at bumalik sa Kanya. Yun po ang ating mensahe ngayong hapon para mapalakas po ang ating integrity. God bless you all po.